Ito naman hong Energy Inutil Regulatory Commission, ERC, ha? Gusto raw nila na itong Meralco, sa pandemonyo rito sa balat ng lupa, mga kaibigan, pagpaliwanagin kung bakit hindi raw sila dapat panagutin sa umano'y paglabag sa guidelines na ipinatutupad noong panahon ng coronavirus lockdown para maiwasan ng ika nga pasanin ng publiko na ngayon po mga kaibigan alam nyo na lugmok dahil po dyan sa crisis at pagkawala ng hanap buhay. Ito ho, nagdadrama pa itong ERC kesyendo hindi raw dapat anong tawag nito? Naglabas daw sila ng show cause order sa Meralco. Binibigyan sila ng 10 araw na magpaliwanag. Yung binigay nilang show cause order, baka show cause order yan, ha? Hindi cause, cash. Ha? Dated May 29. Ilan daw sa mga, kabilang daw sa mga guidelines na ang Meralco ay nilabag ng Meralco. Ang sabi ng ERC, yung kanilang advisory nung April na the cumulative billing under the enhanced community quarantine should be amortized or for equal months monthly installments. Ibig daw sabihin, yung pagsasamahing mga billing na yan, dapat hatiin sa apat na installment o hurnalan. Yan po ang sinasabi. The commission provided enough guidance. Ito pa isa eh. Should be payable in the 4 succeeding bills months after the end of the lockdown. The commission provided enough guidance to the distribution utilities, etc. etc. ito, mga kaibigan. Pero, wala pa rin hanggang ngayon. Ha? Wala ako nakikitang tauhan ng Meralco na nagre-reading. Diba? Simple lang ang problema eh. Una, may guidelines kayo. Sakop sila nung walang paniningil na mangyayari sa loob ng lockdown period. Ngayon, mga kaibigan, walang nag-reading. Pati sila, di ba? Dahil bawal, lumabas. Kaya walang reading. Pero nagpadala ho ng mga bills, payment, ng billing. Nagpadala ng billing nang walang reading. Ano na yun? Maliwanag na yun eh. Di ba kayo gago dyan sa ERC? Pati kayo, ganyan ang ginawa sa inyo eh. Kung hindi nila alam yung kayo nakatira dun eh. Di ba? Tanungin nyo kamag-anak nyo kung di kayo naganyan ng Meralco. Nagagagugaguhan pa kayo, mga leche ko. Ano-ano sinasabing parusa. Aber, sabihin nyo nga, ano pwede nyo iparusa dyan sa mga yan? Ha? Pwede nyo ba i-take over yan? Yung Meralco? Kunin nyo na sa ano? Sa kanila na matagal na natin sinasabi, hindi lang ginawa nitong administrasyong ito. Wala eh. Lahat ng inasahan natin, akala natin mangyayari, bigo tayong lahat. Pinangako, walang natupad. Inaasahan, wala tayo na pala. Di ba? Nagmumungkahi, ayaw pakinggan. Di ba? Mga kaibigan, gusto niyo baka gusto niyo ikwento ko pa sa inyo. Kaya ako nagsisisi. Sisin-sisi ako.
masasabi kung ako'y na Duterte, mga kaibigan. Isipin ninyo. Wala, hindi naman kayo sinusunod ng Meralco eh. O, balita ko, meron ng mga napadala ng billing. Ulit, panibagong billing. Pero wala pa rin reading. Wala pa rin nagre-reading. Mga kaibigan. Oh, ano ba yan? Ha? Wala nang kaprote-proteksyon ang taong bayan. Lahat na lang na gustong gawin sa publiko na gagawa eh. Pinagtutulungan eh ng mga nasa pamahalaan at saka ng mga malalaki. Sabi ko nga, para tayo mga bituka lang dito eh. Yung small intestine at saka large intestine. Yung maliliit, kinakain ng large intestine, mga kaibigan. Oh, yan ang nangyayari po, ha? Sa totoohanan lamang. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Si Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Kaya ako hindi na ako basta-basta pumupuri ngayon eh. Yung mga ganyan-ganyan. Kasi magiging puhunan nila yon para maging pantakip sa kanilang pwedeng gawing katarantaduhan. Di ba? Nag-i-establishing shot, kumbaga sa pelikula. Di ba? Establishing shot eh, sa shooting. Ah, mga kaibigan. Oh, gumagawa ng, ano, ng sarili niyang imahe para magkaroon ng paniwala na siya'y tapat. Pero sa bandang huli, eh, demonyo pala. Di ba? Kaya mahirap yun. Mahirap gampanan yung papel na hindi totoo eh. Di ba? Magkukunwari ka sa umpisa. Eh, yun ang walang makapapil dito, yung papel ni Mayor Lim. Ha? Nasimulat sa pool, talagang matino. Di ba? Hanggang sa lahat ng mataas na pwesto narating niya. Hindi nagkukunwari, di ba? Hindi nagkukunwaring tumutulong sa mga api. Hindi totoo, hindi kunwari yun, totoo lahat yun. Ha? Mga kaibigan, ako pa, eh hindi na ako tumagal dyan. Sabi nga, ang katwiran ko nga, di ba? Eh, yung sinabi nung isang leader sa Amerika nung araw, di ba, na stand with anybody that stands right and part with him when he goes wrong. Di ba? Di ba? Ang ganda nun. Eh ako pa, maninindigan ba ako sa taong ika nga eh, nanlolo ko? Sabi ko nga sa inyo, ako, pwede rin ako sa lokohan, sa bulahan. Eh pero, ang katwiran ko dyan, pwede ko dyan eh, sa lokohan. Wag lang matagal. Kita mo nangyari ngayon sa atin. Di ba? Naloko tayo eh. Oh. Eh pero, hindi ako papayag na maging matagal, ha? Na magpapaloko. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Oh, gusto niyo kwento ako kayo ng konti.
kung bakit ko nasabing tayo'y na Duterte. Maniniwala po ba kayo? Ito'y nabanggit na rin natin siya nakaraan at alam ito ng maraming sa mga sumusubaybay sa atin. Eh hindi ho ba napunta kami ng Davao na isama po ako ng mga kaibigan. Dalawang araw kami doon na masya lang. Ito'y nung 2008. Ba nakita ko ang ganda ng Davao noon. Sabi ko, tahimik. Walang taong tumitingin ng masama, ha? Gabi. Walang masyadong tambay, wala. Walang lasing, di ba? Maninigarilyo ka, punta ka sa may area, may designated area. Sa hotel, doon sa labas ng lobby, ha? Merong ano, merong ashtray doon ka sa labas. Oh, ba maganda. Sumusunod ang tao. Ha? Sabi ko, sino ba mayor dito? Duterte. Eh kako, yan ang pala ang dapat na maging... Pagbalik ko rito sa radyo, binanggit ko na yan. Ganong klasika ako ang dapat na maging presidente ng Pilipinas. Sipin ninyo, disiplina, maganda. Hindi ko alam na... Ano pala yung mga tao ron, talagang takot na takot, di ba? Hindi ko alam eh. Ang tinitignan ko kasi yung kaayusan eh, di ba? Yung peace and order. O ngayon, sa madalit sabi, humanga ako. Nababanggit ko sa radyo yan na ganong klase maging, dapat na maging presidente. 2008 ito, hindi. Meron pang presidential election ng 2010 eh, di ba? O ngayon, sinulat ko pa yan. Katunayan, ano bang taon yung naging Commission on Human Rights noon si Dilima, di ba? Kasi si Gloria pa nakaupo noon, 2008. Oh, mga kaibigan. Meron hong nagpadala sa akin ng column feed. Alam niyo ba yung column feed? Kasi may column ako sa dyaryo. Dalawa pa column ko nun eh. Syndicated yung column na yun. Merong PR. Cum journalist daw, mga kaibigan. Journalist cum PR. Ang trabaho nila, PR. Kunyari, nagpapanggap din na journalist. Sabi ko nga sa inyo, kung ikaw mamamahayag ka, hindi ka pwede mag-practice bilang PR. Ha? Kung PR ka, PR ka lang. Kung journalist ka, journalist ka lang. May kasabihan kasi yan eh. Pag ang huni mo itik, halimbawa, ang lakad mo itik, tapos ang huni mo itik, ba itik ka? Diba? Hindi ka pwede maging agila. Oh, yun ho yun eh. O ngayon, edi pinadala sa akin, may bayad ho yun. Ha? Ang mga nilalaman ng mga column feed, puro kung hindi papuri sa isang nila lang, lalo na yung mga nasa public service, di ba? O kaya, babanatan mo. Gawa na yun, bibigay nila sa'yo, babayaran kanila. Ha? Ang ibabayad noon sa akin eh 5,000. Eh dalawa kolom ko di 10,000. Kapraso lang naman eh. Alam niyo ba? Hindi ko nilabas, di ba? Isang araw nakasalubong ko yung kalbo. Sabi sa akin, "Pare, ba't hindi mo anya nilalabas yung pinadala ko? Alimbaka ako ron." Eh yung death squad, DDS eh. Death squad. Ano kako? Ba't ko ilalabas yun? Ay, hindi pala ganun sabi ko. Sabi ko, ay pasensya ka na kako. Hindi ko pwedeng ilabas yun eh. Bakit? Eh kasi kako, idol ko yan eh. Ha? 2000 ano to ah? 2000
8 or 9 Kasi 8 ako galing eh. 9 na siguro. Yung pala, yung column feed na yon, ang istorya nun ay babanatan mo si Duterte. At yung istorya na yung galing kay Dilima at saka kay Nograles. Ha? Labang kay Presidente Duterte na mayor pa nun. Sabi ko, hindi ko maaaring ilabas yan eh. Bakit tanya? Eh, idol ko yan eh. Ha? Tanungin nyo eh, nasa akin pa yan sa email ko hanggang ngayon. Malalaman nyo kung sino nagpadala, nakikinabang ngayon sa administrasyon ni Presidente Duterte. O ngayon, eto. E di, sinulat ko pa si Presidente Duterte, no, Mayor. Sabi ko, ang ganda ng Davao, ganito, ganon. Tapos tumakbo ang panahon, nagkaroon ng presidential election, hindi naman siya tumakbo nun eh. Diba? O, pagkatapos nung malapit na yung matapos yung administrasyon, 2013, pagkatapos ng 2013 election, ayan, testigong buhay, si Mayor Lim at tatlong nasa media. Apat kami. Nasa media, si Mayor Lim, tsaka yung ilang mga opisyal ni Mayor Lim dati sa City Hall. Isang tanghalian. Ano sabi ni... Tanong ni Mayor Lim, sa palagay nyo, sino ba ang magandang kandidatong ano, sa susunod na eleksyon? Eh, walang sumasagot eh. Ako lang ang sumagot. Sabi ko, Mayor Lim, si ano, si Duterte. Natawa sila, yung mga media, pati yung mga tauhan ni Mayor Lim. Siguro, iniisip na, luko-luko pala ito, no? Si Mayor Lim, napangiti. Ha? Sabi nung iba, may nagsalta ron eh. Alam mo na ibig sabihin eh. Ang ibig sabihin, sino ba yan si Duterte para maging presidential timber? Di ba? Hindi, wala siya sa ano eh. Wala siya. O ano sabi ni Mayor Lim? Nung napangiti si Mayor Lim, sabi niya, alam mo yan, kaibigan ko yan eh, si ano Duterte. Wala naman sinabi si Mayor Lim, kundi kinuwento niyang konti kung paanong yung kanilang naging magandang kwan doon sa Davao. Kasi naging senador si Mayor Lim, tinulungan daw siya niyan. Eh, di ba, katatapos lang ng 2013 election, natalo si Mayor Lim, di ba, kay ERC, dinaya eh. Oh, namili ng boto, binili ni ERC yung Comelec eh. Gago pala ito eh, no? Kung ako si ERC, kaya mo palang bilhin yung Comelec, pati itong mga politiko, total, bibilin mo rin lang. E di, ang gawin mo, mas maganda. E kwan, bilin mo yung Comelec, doon ka na umupo. Di ba? Ba't tatakbo ka pa kung kandidato ka? Gago ka pala eh, magbabayad ka. Umalis kayo dyan, bibilin ko na yung Comelec. O ngayon, e di, kwan, papalapit naman yung 2016 election na, di ba? Duterte na ako ng Duterte. Wala pang 2016, mga, eh ano, saksi nga, oh. Alam nyo, yung mga hindi Duterte, yun ang nandyan ngayon. Baka akala ninyo. Oh, di ba, kinuha nga ako dun sa A-Tri Media ni Miss Kay Dacer. Oh, nag-broadcast ako dun, 2015. Bago kami lumipat dun, galing kami sa isang impilan, Duterte na kami ron. Ha? Yung ibang kasama ko ron, hindi eh. Oh, mga kaibigan, Rojas. Meron kami nakasama ron, Mistisa. Ano siya? Marojas siya. Nakapagtataka nga, nung napuesto na si President Duterte, ba, nabalitaan ko, nandun na sa PCOO. Oh, mga kaibigan, di ba?
Oh, ngayon, nagsusumbong pa sa akin nung panahon ng kampanya yung mga ano, yung mga gagong ano, mga supporter ni Presidente Duterte na bastos, nang babastos. Eh babae yun eh, nagmamaneho ng kotse. Oh, nakasabay niya, binastos siya. Nagsusumbong sa amin doon sa istasyon. Oh, ngayon, madalit sabi, Duterte, Duterte ako ng Duterte. Alam ba ninyo, siguro, ayan yung nababanggit ko minsan na taxi driver, si Mang Lucio Casil. Isa lang yan sa mga napagsabihan ko. Anong taon nyo? Napakatagal na nun. Hindi pa, wala pa sa hinagap ni Presidente Duterte. Hindi siya kasali sa mga presidensyable. Wala naman nagbabanggit ng pangalan niya. Sinasabi ko, anong taon? Mga 2014, ganyan. 2013, 2014. Ha? Sumasakay ako ng taxi. Kinakausap ko yung driver. Sinong iboboto mo? Susunod na eleksyon. Wala akong mapili. Kukwento ko ngayon yung Duterte. Ha? Sabihin ko, ito maganda ngayon kasi laganap ang krimen, ganito. Sabihin ng driver, oo nga, no? Ganyan, ano? Di na brainwash ko na. Iba ako magsalita, eh. Mga kaibigan, eh. Ngayon, ganun ang ganun. Hanggang sa kinuha nga ako dyan, di ba? Nung matapos na contract nung A-Tri Media, kinuha ako dyan. Ngayon, ibig ko sabihin, simulat sa poll, Duterte ako, eh. Di ba? Ni hindi alam ni Duterte yun. Pero alam ko, meron nagpunta rito sa Maynila na nakausap namin na mga nakadikit sa kanila. Nagkukwentuhan kami. Tinanong, sino ba ang magandang presidente? Si Duterte ka ako. Hindi ko alam na mga maka-Duterte yung mga yun. Mga taga rin sa Davao. Nagulat sila nung sinabi ko yun. Wala pang eleksyon. Malayo pa eleksyon. May mga testigo rin dyan. Pero hindi naman tayo naghahangad ng kung ano. Eh pero ako nabigo eh. Diba? Nagsisi ako, mga kaibigan. Dito sa nakita kong mga pangyayaring ito. Hindi ko inaasahan to. Dahil pag upo ni Presidente Duterte, sa aking mga programa, sinasabi ko na, umari, hindi ho, ang, hindi namin hinahangad na paginhawahin ninyo ang buhay ng mga Pilipino. Ang inihiling namin sa inyo ay pag-aangin ninyo, ha, ang pamumuhay ng mga Pilipino, ibalik nyo sa panahon ng katulad kay Marcos na hindi po kinukuba sa paniningil, sa kuryente, sa tubig. Malaking bagay na yan, di ba? Para sa mga mamamayang Pilipino. Ginawa ba nila? Hindi nila ginawa eh. Kaya maaga pa, dismayado na ako unti-unti eh. Dahil, siyempre, bakit unti-unti? Binibigyan mo ng benefit of the doubt. Di ba? Pero ngayon talagang nagsisisi ho ako. Ha? Hindi ko akalain. Kasi ano ba naman ang sa atin? Di ba? Sa atin eh, mabuti lang ang hangarin natin. Di ba? Oh, gusto natin para sa lahat, hindi yung para sa sarili lang. Madaling gawin yun eh, pansarili lang, di ba? Katulad ng ginagawa nila ngayon, ng mga politiko ngayon. Kaya, mag-ingat kayo. Dahil sigurado, merong Manchurian candidate, yun ang sinasabi po natin. At ako, sa totoo lang, nung nakaraang presidential election, ang pinili ko, na kinakampanya ko sa programa kasi hindi naman lahat nakakapakinig sa atin doon, di ba? Ang kinakampanya ko that time, Presidente Duterte, ang Vice si Lenny Robredo. Pagpatawad nyo, ha? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako tumitingin sa partido. Hindi rin ako tumitingin sa pamilya. Oh, di ba? Oh. Meron akong sariling pamantayan ko eh sa pagpili, mga kaibigan. Katulad nyo rin, magagawa nyo rin yun. Di ba?
sa ibang kandidato rin. Eh, kita ninyo, ako gusto ko si Marcos, di ba? Pero tumakbo yung anak niya, mas gusto ko na si Lenny. Dahil gusto ko maging presidente noon, si Presidente Duterte, di ba? Sabi ko, magka ano to, medyo contrast, ha? Yung isa mainit ang ulo, isa malamig ang ulo, di ba? Ganun ho, ang ibig ko sabihin. Yung chemistry, di ba? Eh, wala eh. Iba pala ang plano nila eh, mga kaibigan eh. Iba, ibang-iba sa expectation ko. Unang-unang pag-a-appoint pa lang ng mga tao, naku, nakita ko ang daming magnanakaw rito, mga walang hiya ito. O, yun ang nangyari, di ba? Kaya, huwag na tayong umasa. Kasi, umpisa pa lang yan, may mga ano na eh, meron ng mga corrupt. Sabi nga sa inyo, sa akin, wala yan, mga party-partido, hindi ako tumitingin dyan. Dahil hindi naman yun ang magsiservisyo eh, di ba? Ang magsiservisyo yung tao. Ano batayan sa tao? Yung track record. Doon tayo magbase. Masama ba yung track record niya? Yung mga dati niyang record bilang public servant o mabuti? Doon kayo, ano, doon kayo pumirmis. Ito ba'y nagpapa-impluensya sa incheck o pinili ito para impluensyahan ng incheck? Ganon, isipin natin yun. Delikado ho sa 2022. Ha? Si, ang importante, tama si Carpio. Yung makapaninindigan para sa bansa, sa mamamayan, laban sa kanino mang manlulupig, mga kaibigan. O, si Glory Perez ng United Kingdom. Si Neil Young, ha? Oh, si Mark Ellis de Guzman, si Edgardo Lim ng New York, si Arvin Lan, Jovito Lial. Ako nagpapasalamat po sa inyo, ha? Hindi ko lang kaya kung maisa-isa kayo para pasalamatan. Sa dami po ng aking natatanggap na mensahe ng pagsuporta. Hindi ko akalain, mga kaibigan, na ang dami nyo. Yung iba, hindi ko nakikitang nanonood dito eh. Di ba? Inandoon pala sila nanonood sa isang fan page. Di ba? Oh, si Arthur Magallano Sumunod. Oh, si Romel Abad ng New York City. Si John Reyes. Si Arnie Randolph Antonio ng Eastern Canada. Oh, si Archie Dawinan. Konti na raw nakikinig do sa ano. Mga kaibigan, oh, talaga kayo, ha? Si Neps Rojas, si Oscar Villaruz, Wilma Aquino ng Batasan Hills, Quezon City. Si Julie Asentista del Villar, na matagal na rin po itong sumusubaybay sa atin. Ano po? Si Nelson Beblanyas. Si Greg Belus Jr. Si Sergio Herolaga. Ayan, Herolaga. Si Renato Darite Mobtri Tolentino. Si Mike Madela. Christopher Cañalita. Willie De La Cruz. Chrisier Malonzo, ng Los Angeles, California. Maya Pabengi po, ha? Magandang gabi din po sa inyo. Potang Bengi, Tanay Dana.
Hindi ako. Pero nung magsalita, nakakaintindi lang tayong konti, Crisier, ha? Si Roy na, ano to? Roy na T. Si Jungkuls. Kalyaw, ba? Ang, kuano, ha? Kaibigan natin. Katropa natin to, si Jungkuls, Kolyado. Sila Itoy, ha? Si Kamaita Basilio, katropa natin. Si Bong Benavides. May namatay sa paghihintay ng masasakyan pauwi ng probinsya. Yun nga eh, yung kaninang binabanggit nating balita yun, yung babae. Kahintay ng bus. Diba? Na masasakyan. Namatay. Inabot ng 5 araw. Mukhang nanakawan pa ng pera. Diba? Lumalabas. Nawawala yun sa ismil ng babae. Oh. At sinasabing COVID daw ang sakit noon. Hindi naman natin alam kung COVID talaga. Ang sakit naman nung humuli sa kanya, kupit. Ha? Mga kaibigan, nakupit yung 6,000. Si Rudy Santos ng Bandang Horoscope, ha, nasa California, binabati natin, Bernard De Los Santos, Mark Bundalyan, Danny Boboy Duran, isa rin pong musician, ha, veterano, si JP Owano Adizas, Ray Cos, Reynaldo Galang, Ding Dang Zaida Reyes, isang freelance writer. Si Greg Punay. Ba, nanonood si Greg Punay. Si Jesse James, Bianski Cubs Baren. Nabanggit na natin. Si Ferdi Sige. Ah, si Paterno Limcauco Jr. Edwin Javier. Si Sean RVF Manuel. Marisa Martinez ng Saudi Arabia. Kumusta dyan, ha? Sa Saudi. Di ba kayo kasama rin sa hindi ma... mailipad pa uwi rito kahit may ticket. Kawawa naman yung mga OFW ro, no? Hindi kinukuha ng gobyerno. Ba't di kayo magpadala ng ano ron? Ng chartered plane, di ba? Julian Leper, si Gerard Bugarin, si Gani Valenzuela, si Larsen Pastrana. Donato Jun. Hubert Ivan Pang. Ito si Hubert, matagal na rin ito. Musubaybay sa atin. Ha? Nandun pa tayo sa kwan. Minsan, nagkita pa kami yata nito sa Opera House eh, di ba? Nung may live jamming pa tayo ron eh. Sino ba ito? Si Aileen Kentwood. Ah, si Aileen Kentwood, ha? Eh, pinsa natin yan eh. Nasa Amerika ito eh. Si Fiscal Garcia. Ano yun? Watching from platform. Ano yung pangalan? Fiscal Garcia. Ano yun? Ano yung ano? Yun. Ha? Ah, nanonood. Salamat po, ha? Prosecutor. Si Johnny Leberiza. Yan. Ha? Mark Bundalyan, D. Mitchell. Si Mike Abarico. Hano Paul! Ano kaya ito ni? Ah, yung mother. Yung mother ni Piskal. Meron pa akong ano rin. Ah, nabanggit ko na ba yun? Hindi eh. Meron pang isa rito eh. Teka, nanonood sa atin yung may edad na yun eh. Mga kaibigan eh. Ba't nawala eh?
may edad na nanonood sa atin. Nabanggit ko ba kanina yun? Hindi yata. Kung pwede, bukas na lang, pagpaumanhin po ninyo. Si Shem Cahuson. Lourdes Sigua, Russo Feliciano at Just Maglaki. Si Michael Cruz. Si Jake Lanting. Si Roggie Tortal Aquino ng Kuano, Cebu. At yung mga kasama mong nanonood at nakikinig sa atin, Roggie, pasensya na, hindi ko na mababanggit yung pangalan dahil nagkahalo-halo yung listahan ko. Si Wilma Aquino, Gina ng Maynila, si Nonoy Salvador, Hector Fonacier, kaibigan natin nasa US of A, si Eman Conde ng Hong Kong, Mina Injape, Jeffrey Melgario, Rod Cruz. Sabi nga Manchurian candidate naganap na. Palagay ko nga Manchurian candidate, si Tony Aguila. Dapat matuto raw tayo, ha? Manchuria, sa Manchurian candidate. Si Denzel Washington nga yun. Tsaka nandun yung babae, magaling na artista. May edad na. Si Levi Panahon, Freddy Karamat, Roy Benaventura, Al Angeles, Patricio Carmona Canton Jr. Si Marites Daag, Mimi Basalio, Derek Barry, William Sarmiento, Rafael Joaquin, Kagawad Elena Eliasar Kalunsag at dating chairman Boy Kalunsag ng Santa Mesa, Manila. Asa na? Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan
kaibigan.